Go right na, sir. Ayan, nasa pier na tayo. Ito, ito na yung special area. Diretso na? Yeah, salamat. Kalapan City. Huwag ka nakakita kayo ng ganitong daan. Pakapusin ka agad dyan. 90. Matikik? Yes. Happy? Sige. Punta negro kuya. Pakatiklan na to. Bye. Bye, Pogi. Bye. Bye. Pa, ito kami. Ha, ma. Ito kami. Joe! So, welcome back to my another video and another vlog. Ngayong araw mga sir ay babiyahe tayo papuntang Iloilo sa probinsya namin mga sir. So uwi kami ng province na syempre magmamotor lang tayo. And then nandito pa lang kami sa may Katsipunan. So ang date natin ngayon mga sir is December 20 ng gabi. So medyo late na kami nakaalis dahil na dumaan pa kami sa bahay nila pader. Siyempre para magpaalam, di ba? Dahil doon na kami mag New Year eh. Alright, so papa-edge na tayo. Balikan ko na lang kayo mamaya mga sir. Sigurado traffic ngayon dahil yung iba last day ng trabaho. See you later. Putang ina. Ay, napaka-traffic. Lata kami sa kalahati sa biyahe. Imagine mo yan, oh. Nakasasakyan ka. Napaka-traffic. Hindi na lang, nakamotor tayo. Pwede tayong sumingit-singit. Okay, nababalik, no? Dito pa lang kami sa may service road ng Alabang. So mahaba-habang biyahe pa to mga sir. Nasa Imus, Cavite na tayo. Ayan. At alas 10 na ng gabi. Ang pacing natin is 60-70 para medyo mabilis. So update ko na lang kayo mamaya mga sir kapag ka medyo malapit-lapit na tayo. Wow. Classic. Oh, right, mga sir. Ang
Barangay Tay. Ayan mga sir, nasugbo na tayo. Ang lamig, grabe. Shit. Huh? Wah. Alright, so Lemery, Batangas na tayo mga sir. Tanya kung gaano kadilim dito. Ina, nakakatakot. Ganto ka dilim, no? Tapos biglang may tatawid. Ah, naku po, kinang ina. Isang oras pa. Pagbaba na ito, Batangas City na alam ko eh, malapit na yun sa pier. Siguro mga 30 minutes na lang din pababa. Balikan ko na lang kayo mamaya mga sir, pagka medyo marapit na tayo. A few moments later. So dito na tayo sa Batangas City, malapit na tayo sa pier. Five minutes na lang mga sir, 2 kilometer. Ayan, nasa pier na tayo, almost, halos nandyan na. Ayan na, tatanaw ko na mga sir. Uy, shit. Uy. Sorry, di ko napansin. Tumalon yung Mio ko dun, ah. Di ko napansin yung humps. So, andito na tayo mga sir. Kahit pangalawang beses ko nang tumatawid, hindi ko pa rin alam. Hindi ko sigurado kung pila talaga to eh. Pero dito na tayo magtatanong sa dulo. Ayan. So yun mga sir, no? Alam ko magbabayad na dito ng ano eh. Dito na tayo magbabayad ng terminal fee, no? Ang weird lang, hindi na kami nagbayad ng terminal fee. Kasi dati alam ko doon nagbabayad, ha? Hindi ko alam. Ah, dito, okay. Sorry guys. So dito pala yung magbabayad ng terminal fee. So ayun mga sir, may nangongolekta pala dun. So, magkano ba to? Ayan mga sir, no? So type 1, 65 pesos yung ating dito tayo magbabayad. So sa unang gate pala mga sir, hindi pala magbabayad dun. So dito sa pangalawang gate. So kung nakamotor kayo, okay lang naman siguro sumingit dun. Ano na? 12. Ay, baka abutan pa natin yun.
Hindi kuya. Kala ni kuya magkakasama kami. Palapan kuya. Salamat po. Putang ina. Patay tayo dyan. Kulang daw yung sinukli nung cashier. Natamad na siyang balikan. Inspection kuya, doon pa rin, no? Sundan nyo lang ang pag-inspection din. Okay, thank you. Ayan, so papasok kayo doon sa gate mga sir. Tapos pupunta kayo doon sa inspection area. Dito yun na side, alam ko. Yung starlight. Ayan. Ito, ito na yung inspection area. Yeah. Palapan kaya? DGO? Oo, RODGO. Ayan. So yun mga sir, no? After nyo mga inspection, papasok kayo dun sa loob. Papaskan nyo yung mga bag nyo. Yung sa loob na yan mga sir. Kahit di na kayo pumila, pakita nyo lang yung papel na galing dito sa inspection area. Tapos papaskan nyo lang dun sa loob. Kalapan kuya? Oo, kalapan. Iikot po. Number 10? So after nyo doon magpaskan ng bag sa inspection area, so diretso na kayo dito. Iikot lang kayo. Pag ikot nyo, pipila lang kayo dito sa number 10. Depende yan sa mga, depende yan mga sir, no, kung saan kayo pupunta na port. May mga number kasi yan mga sir, eh. Para kapag pupunta kayo dito, may idea na kayo. Medyo inaantok na ako. Ah, okay lang lumusot? Ah, sige. Salamat. Thank you. Ayos, pwede pala yun. Kasi motor lang naman, eh. Langanin ako dyan. Dikit masyado, eh. $1,050 Kasama na back ride. $1,050 daw. Montenegro kuya? Starlight. Thank you. Ano oras yung alis kuya? Mali open time na yun sir. Alaw na sir. Pero mga alaw na. Oh. Alaw na. Kaya thank you ha. Ano na, ano. Pasko din yan ako. Medyo ka naman, hindi ko nakuha. Salamat. Diretso na kami ganyan kuya. Starlet. Thank you. Ito yata eh. Baka ito. Diretso na? Tangina. So, dito na tayo mga sir. Sasakay na tayo ng barko. Starlight. Andiyan po. Ano oras alis nyo kuya?
Launa. Yeah, salamat. Okay na po. Okay na yan. So ayun mga sir, astig. Sarap talaga sa feeling. Baka mo na lang to. Lagyan mo dun sa ano mo. Okay na po. Tara. So ayun mga sir, tinatali na yung motor natin. Ayan. So shoutout kay kuya. Tara na. Kaya na tayo. So akit na kami mga sir, no? Matulog man lang kahit saglit. So balikan ko na lang kayo mamaya mga sir, no? Hanap lang kami ng pwesto. 3 hours later. Joe, what is up sa inyo mga sir? Touchdown na, Mindoro Port. 4 ng umaga mga sir. 4:30 na. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Wala yung Mindoro na nakalagay. Sayang. Wait lang, mag-waste lang ako. Ayan, so from Calapan Port mga sir, from Calapan Port to Rojas Port, ayan o, 2 hours and 35 minutes. Calapan City. God bless Calapan. Alas 4 na madaling araw mga sir, mag alas 5. So mag-uumaga na rin, maya maya lang. Balikan ko na lang kayo mamaya mga sir, kapag medyo maliwanag na. Hahaha. 31 kilometers away. Ayan, araw na mga sir. Alas 6 na ng umaga. December 21 na ngayon. Hahaha. 35 minutes. Nasa Rojas Port na tayo mga sir. Tumatakbo tayo ng 87 km per hour. Maximum speed pa lang na nakakuha ko 100 kanina sa daang hari. Kahapon pala. Hindi, kagabi. Nalilito na ako sa araw ah. Kagabi, doon sa daang hari. Nag-isantaan tayo kagabi. Pero hindi ko sure kung may video ko. Mabigat yung dala ko ngayon mga sir, no? Marami kaming dala. Bag. Tapos yung U-box ko, yung compartment ko sa likod punong-puno ng gamit, may mga tools pa akong dala. So far okay yung takbo, maganda yung performance nung
Kinabit natin Koso. Koso na full set. Feeling ko ano eh, kung mas magaan siguro kami. Feeling ko talaga papaluto ng gusto. Ako bumigat din ako. 71 kilos na ako, mga sir. Si Mrs. 65. Sa aming dalawa pa lang solid na. Iba talaga yung hatak pagka nakapanggilid ka. Malakas yung torque. Hindi na dadagdagan yung top speed mo, pero bowing-bowing ka naman sa arangkada. Ayan o. Diba? 27 kilometers away. Nasa pier na naman tayo. Ito na yung last. Ito na yung last na tatawid tayo ng dagat. O ito na yung last na Roro na sasakyan natin. Roas Port to Katiklan. So yung ano dito, yung travel, siguro maabot ng 5 oras yung biyahe sa dagat, mga sir. Ayan. So maabot siya ng 5 oras. Tapos kung manggagaling ka naman dun sa Calapan kanina, from Calapan to Roas Port, ang biyahe naman is halos 2 oras mahigit. 2 hours and 35 minutes. Woo! Sayang, ang bigat namin. Kapag nakakita kayo ng ganitong daan, dire-diretso, tapos ang haba, top speed ka agad dyan. Ayan, tumatakbo tayo ng 83 km per hour. Wait. May ano dito eh. Ayan o, tulay. Paano yan eh? Pero sa mga susunod na ride, susubukan ko to, mga sir. Yung tipong walang karga, wala kami masyadong dala. Pero malakas yung torque nya. Yung 80, ilang segundo lang maabot mo kagad. Okay, itong 13.5 na pulley. Ayos. Max. Sa kaya biyahe na ito. Nine kilometers na lang. Alright, so 6 minutes and nandito na tayo. Alam ko may toll dito eh, Montenegro Lines. Karda sa'yo mo? 30? Bobs, saan ka? Antique. Sige, kapis. Sige. Okay na? Ito, Starlight mga sir.
So tatanong muna natin kung ano oras ang biyahe nila. Saan ka sa Antique Pops? Ah, hampid. Yo. So, ayun mga sir. Andito na kami ngayon sa ano, Rojas Port. Na si Mrs. ayun pumipila na dito sa Montenegro Lines. So, medyo hassle dito dahil ano, ang dami palang stranded. Siguro baka dahil maraming umuwi. Nakita niyo yung mga truck na yan. Ano pa yan mga sir, yan yung mga nakapila. Mukhang wala naman kaming problema dahil motor lang naman yung dala namin. Pwede kaming makasingit. Ang haba ng pila mga sir. Ang haba ng pila. Sa Starlight, ganun din. So, update ko na lang kayo mamaya mga sir. Kapag nakakuha na kami ng ticket. So, yun mga sir. Nakakuha na kami ng ticket sa Montenegro. After nyo makakuha ng ticket, pagpasok nyo ng gate, magbabayad kayo ng arrestre dito. Tapos, kukuha kayo ng coast guard dito. Alam ko yung coast guard, walang bayad. Doon naman yung coast guard. Katabi ng Starlight. So ito yung coast guard. Pucha, napasok ka. Gandang umaga po. Ay, ORCR. Motor lang sir. Kailangan pala lisensya, hindi na. Dalawa lang kami. Oo, motor lang. Okay na. Salamat po. So, walang bayad yung coast guard mga sir, no? Patatatakan nyo lang, tapos papakita nyo lang yung ORCR. Good to go na tayo. Sa may unahan na lang siguro? Oo, okay na. Salamat! Walang bayad. Montenegro kuya? Sir, pasok kayo sa may bakod. Okay, salamat kaya. So yung mga sir, pasok na tayo. Pakatikla na to. So limang oras, mga 4 hours to 5 hours to. Matindi-tinding barkuhan to mga sir. Ayos to para makatulog ng mahababa. Layo, pusto ta. Baba na ho. So, dito na tayo mga sir. Tayo paparada na. So yun mga sir, iwan na natin yung motor natin dito. Sila nang bahala dyan. Sana may higaan. Lumang-luma pa yung barkong nasakyan natin. Yeah. Sa taas wala na. Sige. Ay, naka. So, anong oras na ba? 9:25. So, mga alas 10 siguro to, alis mga sir. Alright, so, balikan ko na lang kayo mamaya mga sir, no? Papahinga lang muna kami.
Mamaya na lang ako magbibideo pag nakarating na kami ng ano, Katiklan. See you later mga sir. Joe, what is up sa inyo mga sir? So, andito na kami sa Katiklan. Ayan, nakalabas na tayo ng port. Umalis kami ng ano ng Rojas Port mga around ano ba oras yun? Mga 10:30 na yata yun. Dumating kami rito, ano oras na? 3:44. Alam mo naman dito, di ba? Saan dito? Kanan? Kaliwa? So from here mga sir 184 kilometer. Yan po yung babiyahin namin. View mga sir, oh. Shit, ang ganda. Welcome nga pala sa inyo mga sir, sa mga subscriber ko dyan. So ito nga pala yung probinsya namin, welcome to Panay Island. Dito ako lumaki, pero sa Maynila tayo nagtatrabaho.
Ito na mga sir. Nakikita na ng bundok to. Putang ina, top speed yan ang puta. 60. Ganda! What the fuck? Tira ulo ang puta. Pero nakakatakot dumaan dito mga sir pag gabi. Wala namang ilaw yung mga poste oh. Di ba? Sobrang dilim dito. Ang ganda. Ayun mga sir oh. Shit. Sarap. Ito yung masaya kapag nagmamotor ka o nakamotor ka, 'di ba? Pag may malayo yung biyahe mo, nararamdaman mo yung sariwang hangin na umaampas sa mukha mo, nalalangap mo. Mas ano mo yung ano eh, parang pag nandun ka na sa lugar, parang mas na-appreciate mo yung lugar. Ano lang, sineshare ko lang sa inyo mga sir yung pakiramdam ko. Gusto ko nga pala magpasalamat no, sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Kahit na hindi tayo madalas nag-upload, once a week lang ako nag-upload. Talagang wala, kahit paano may sumusuporta pa rin sa akin. Maraming salamat sa inyo mga sir no, sa mga solid dyan na sumusuporta. I love you all. And ride safe sa inyong lahat. Yung mga yun, kasabay namin yung kanina sa barko. Yung nakamiyo na yun. Tapos meron pa sa likod ko, ayun o, Pondok Lake. Sa bayan din namin yan. Alam mo, nakakatuwa lang dahil ano, ito kasi sa amin, medyo malayo na rin kasi talaga to eh. Kung magra-ride kayo tapos tawid dagat, medyo malayo na talaga to. Pero nakakatuwa dahil ayun nga, may mga nakikita ako na nagbumotor, ayan, di ba? Shoutout sa inyo sir, ride safe. So nakakatuwa dahil ngayon, umuwi kami December. Last time kasi December din kami umuwi. As in talagang kaming dalawa lang ni Mrs., wala kami nakasabay. Kanina sa Calapan, sa Mindoro, may nakilala tayo naka NMAX. Tapos may sumunod pa, maya maya may dumating pang isa, naka sniper naman. Tapos ito, dumating sila huli. Ito mga to, sa barko ko na nakilala kanina. Hindi ko na na-video mga sir, pero yan. Sila yung mga kasabayan namin kanina sa barko. Nakakatawa lang dahil mga taga dito din yung mga yan. Nakakatawa dahil nagra-ride sila dito. Dito? Dito tayo. Huh! Sarap pumataw dito. Pusang ama. Lakas ng hangin.
sa pera namin kanina to. Babae yun mga sir ha. Babae pa yun. Hindi ko alam mo saan sila galing pero na 4:17. Gagabihin talaga tayo. Kalibo na ni Be? Kalibo? So nasa kalibo na tayo mga sir. So 56 minutes na lang, 42 kilometers away. So dito na kami sa may Panitan Road. Dapat di kami dadaan dito mga sir eh. Pero naligaw kasi kami kanina, kaya no choice, dito kami napadaan. Malayo pa kilapapa dito be? Malayo pa yung kilapapa? Malayo pa ya? Kasi makarating lang tayo dun, okay na eh. Dito na kina papa? Oo nga, doon na nga yun. So dito na kami sa Panitan mga sir no? Ito yung simbahan ng Panitan. Okay na to, isa lang. Alright, sa wakas malapit na kami mga sir. Putang ina, umulan pa.
Tangin ang bulan pa. Di pala wala nambun. Walang hiya. Pero malapit na.